sa TNC, binandito yung Lich. Ano ba nangyayari ng game 1? Eh, become back. Hindi. Anong sa opinion mo? Sa opinion ko, I think naging deciding factor dun and the turnaround nangyari ng game 1 was Arc Warden Raven. Oh, Raven. Free hit siya eh. Oh. Halos lahat ng engagement. Di na siya napapansin kasi si Kuku. Natatangke niya lahat ng damage. Binibitaw sa kanya pins grip, rapture, arrow, net. Si Raven sobrang layo lang sa likod ng mga habol na lang ng normal attack, di ba? Pag nagde-disengage yung kabila. Kaya, sobrang ganda ng positioning ni Raven dun sa ano na yun. Tsaka yung ano niya, yung comeback. Bago siya magka-Midas, 2 deaths na siya. Pagka-pick up niya ng Midas, hanggang late game, 1 death na lang nadagdag. 9-3 yung score niya nung matapos. Tapos, the fact na inuuna nila yung Naga palagi para di makapag-disengage. Naga, yun, kahit mag-song ka man, mag-BKB si Samich, i-duel ka. Oo. Diba? Nakamali lang si Samish yung sa mid-engagement kasi nakadidi si Nana. Oo. Nasa ibabaw, nino-normal siya, hindi niya na. Normal siya, hindi nakita. And then, ilang beses nakapag Aegis yung Mineski. Pero wala pa rin. Diba? Tatlong Aegis yung nakuha nila pero not enough para sa ano? TNC. Wala lang para sa TNC, kita mo naman. Kasi sobrang dami rin nilang pang-save eh. Yung press the attack, yung kahit yung pa-false promise, Fate's Edict lang eh. Page edict lang. Ang dami nang manedegate ng magic damage ng ano eh. Ng isang hero na nalalagyan mo na. Kaya ang ganda ng ano ng TNC doon ng laro ng game. Tingnan natin kung matutuloy-tuloy nila. Hopefully, di ba? First lap. Wins na sila. Fanatic kanina game 2, game 3. Game 1 ngayon. Ito, magiging tanong ko, can they pull the same thing off? Is TNC back? Di ba? Ito na nga yung tanong. Is TNC back? Is TNC back? Night Stalker pick, isang mabilis plus Venomancer. Ito sila na ngayon. Ito na yung signature pamatayin nila. Pinick na yung Mineski, ano, yung Nyx Assassin. Saan sila naman? Night Stalker, Venomancer. Kami naman. Night. Yung Venomancer naman nila. Ano kaya? Ano kasi, sa ilang beses nagkita yung TNC Mineski, binububog sila ng Mineski. Ano nangyari nung game 1? Was that change of strategy? Or pure sheer luck lang talaga. Hindi, adjustment na rin talaga nila. Planado na nila. Kita mo naman, magla-last pick ba lang Arc Warden yun kung hindi nila planado. Ayun. Diba? Alam na nila na, ganito yung pick natin. Plan B. Siguro, expected na nila na mag-ganon siguro yung lineup. Si Kuku, tanking lang trabaho. Tapos si Raven na bahala tumapos. Parang ganon. So, yan nga po, Mineski picking Enchantress as their second pick. Kailangan din natin i-comment doon siya, no? Si 147. Dahil sa pick niya, di ba? Yung pag-iisip niya na yun, naisip niya pa yun, di ba? Parang ngayon naman, nakita niya na hindi bagay sa atin si Timber. So, kasi second pick tayo. Ban natin. Binan niya naman ngayon si Timber. So, kaya nice, ano? Yun na nga. And then, ban na AM din. AM naman. Ha? 2-0. Depende. Saan? 5 seconds remaining. 2-0? Game 2 winner. Take me later nga! Shoutout nga pala dun sa ano sa wife ni Boss Stanley at Jane, si Micheline. Shoutout sa wife ni Boss Yutsu. Tsaka shoutout kay, ano, kay Boss Albert Barango dyan na nanonood dito sa atin. Siyempre, support na lang sa Pinoy Teams. Check natin yung Twitch chat mga kaibigan. Seligotable lang tayo dyan. Eto na mga nagpapabate. Aha! Eto, Saimba100X. Nagtatanong ano daw ang IGN ng kapatid ni Kong na si Junjun. Di ka rin namin alam. Hindi namin alam. Baka Junjun din. Baka Junjun TV. Kasi diba Kong TV. Junjun TV. Ayan. Pati yung Lich, malakas man durog sa lane. Di nakaka-XP yan. Gawa nung sacrifice. Lich. Yeah, maraming ano. Maganda rin pang activate ng lane si Lich eh, kasi automatic nagpo-push in sa yung creep web kasi wala kang range creep yung ano nyo. Tapos may armor kaya extra ano. Yan lang, wag lang ibibigay ang Timber so kay Ice Dance. Binan na. Alam na ng TNC yan. Yung Mineski naman nag-react ngayon, binan naman nila ngayon yung Arc Warden, di ba? Takot na rin sila eh. Na wag na natin ibibigay kay Raven. Tama na, madala na tayo. One game is enough. Oh, Dazzle, binan din dito ng TNC. Ba nila kasi pang early aggression ng Mineski yan. Dazzle plus Enchantress. Dive lang ng dive yan. And tanong dito, bat Bane daw ang ginamit? Sa tanong ni Papa. Comfort hero din ng Mineski yun. Bane. Madalas silang pinapalangin. Bane. Tapos magandang setup siya para sa arrow ni Mirana. Ang ano lang, nagkamali lang setup. Kasi masyadong na-focus sila kay Kuku. Hindi na nila napansin ng mga mid-game na si Raven eh. No. Free farming na siya talaga eh.
Ayun nga. Pa-shoutout naman General Tuna dito sa Net Central Matina, Davao City. Magandang-magandang gabi. NCGC Casters, NCGC TV. Ayan, Cielo and Cluster. Magandang-magandang gabi sa inyo dyan. Alright. Aha. Yun na nga. 1-4. Balik na ba the 1-4-3-7 captain? Of course. Siya na nag-draft kanina. Pati ngayon. Eto. Pinatry lang nila si Kuku mag-draft dati. 1-4-3-7 na ulit ang draft captain. Ayan. Tama. TNC na nalo sa game. Man, yup. TNC. So, eto pa to. Napick na naman si Nyx. Next, sa Mineski naman. Jobs. Si Jobs or si Ice. Depende na lang kung anong pick. Enchantress pick. Napaka open-ended pa rin. Apa, binandito ng Mineski. Pabati from Cotabato City, Rans Jean. Hello sa'yo. Russell from Pampanga. Ako din eh, 100 plus. Rory Vega. Diba nag-ano ko tanggal, tapos yung natira sa BP game. Lloyd Bautista, magandang-magandang gabi sa'yo. Kaya hindi na ako nag-bet. That ganun ka, safety goal tip lang. UPLB, and mag-isa ako ngayon nanonood sa dorm. Shoutout sa Cebu, aso ko nanonood ng Dota, Cyber Jaya, Malaysia. Nagsimula kasi yun sa ano mo eh, 150 mo dun sa BG eh. Diba? Kung hindi yun, nasa 1K ka na eh, nakalo. Pero eto. Oracle again, 1-4-3-7. Sustain na binibigay ito ni Oracle na, palagi. Pwede na mag-Huskar ang TNC dito. Huskar ng Pinoy. Huskar na Pilipino. Huskar. May final ban pa yung Mineski dito ha. Pero pinorth pick naman ng TNC. Wala na. Kahit hindi man mapaban nyo kasi drafting phase pa tayo ngayon. Tingnan natin kung ipipick ba nila. Kung bibiglayin ba nila itong Mineski. Gulpi. Di gulat mga kaibigan. Ayan. Again, sa mga nagchat-chat dyan, huwag nyo kaming i-flood. Delay lang po kami ng 2 minutes. So, abangan nyo yung response namin after 2 minutes pa. Okay? Ayan, Coach BYB, pabati naman. Russell James Valiente, kasalukuyang naglalaro ng Snake sa CP ko. Ayan, maraming salamat po. Go TNC! ZXC Bongtan. Go TNC! Shoutout sa GF ko, nainiwan ako, hands down, 156. Ako? Miss Kamatayan! Uy! Oh, Miss Kamatayan pa to. Shoutout daw sa Macau, nanonood sila. In a pack pick for Mineski. So, ito na nga. It's happening, no? Nararamdaman ko na, Huskar or Ember dito ng TNC, ah. Pero kung Huskar, di sila nag-research. Oo. Yun. Di nag-research, Mineski is out! Ayan na nga. Don't give Filipino Huskar! Don't give Huskar to the Philippines. Shoutout nga pala dyan sa mga nanonood sa atin. Hello sa inyo. Sa mga gusto magpabati, binabati namin kayo. And Rubik. Rubik. Pero kompleto na yung support ng DNC. Mukhang hindi na sila magpipick pa ng support. Kasi pag nag-Rubik sila dito, sobrang hina nila. Kung i-corner si Ben Manser, tapos offline si Nets Soccer, kukulangin sila ng early game. Yun na nga. From Australia, Nati Siriaj 3. Life Stealer. Mga ano, sinatago lang sa baul ang ano, Huskar dito. So baka hindi nila kukunin sa baul. Maganda rin to against Enchantress Life Stealer kasi makapag-rage ka sa untouchable eh. So free hit ka doon. Kahit mangulit yung Enchantress. Huskar Kuku sabi dito. Ayan pa shoutout from Muscat Oman, Howard Yan 16. Saya, ni dapat pinakitaan ng mga mukhang ano pa sineserve pa nila para sa saving TI. Strats, no? Saving strats for next TI. Ay, yeah, sabi ko, Huskar ni Kuku, marami nagsasabi Huskar ni Kuku. Ayan, sir. Ayan, pa-shout out Jeff's Brood Mother. Ito na. Nilabas na Brood Mother ni Ice. Sa ngayon, wala pang solusyon yung TNC dito sa Brood Mother kasi puro single target sila. And Bravo Bow 14, hello sa iyo. Thank you so much sa mga item na sponsored mo. Pwede nga sila kahit ano eh. Ang dami pa nilang ipipick. Pero ang hirap, mahihirapan sila mag-lane dyan kay Brood Mother. Ayan. Okay, ito pa. Shout out Papa Lens. Wala ba tayo dyan? Papa Lens, ha? Wala ba tayo dyan? Na-extend na nga pala sa October 18 yung September ng Twitch. So hanggang October 18, 50% off. Ayan. Alam na. Alright, Kim Bernard Kuwai na. Hello sa'yo. Ito pa, nagtatanong dito eh. Ayan, shoutout, Kulokois. Hello sa'yo. Annoying 23.
Aha. Shoutout ulit kay, ano, kay Boss Yutsu, pati sa wife niya, si Micheline. Nanonood. Masakit daw ulo. Hindi niya alam kung sa kanya ba masakit ulo or sa ano eh. Kung sa kanya, kung dahil ba sa kanya, sumasakit yung ulo. Wow, Ban Alchemist. So, Boss Yutsu, alam na. Final pick ng kuya mo. Sino Alchemist pa ya? Alchemist Ban. So, nice ban coming in from Mineski. RC Monching, shoutout ako sa aso ko, nanonood ng Dota. Uy, aso, nanonood ng Dota? Laikan, laikan. Maging nagpiling laikan siguro yung aso niya. Ayan, Lloyd Rosaline. 5 seconds remaining. Last pick by Mineski. Benchful Spirit. So kakaiba to. Benchful mo ang Benchful Core to. Enchantress support. Nagsasasin position 5. Depende pa rin. Medyo kakaiba yung pick dito ng Mineski. Mahirap basahin yung lane nila. Kung ano yung core nila or ano yung support. Last pick ng TNC dito. Waiting na lang. Maganda pang lane sa Broodmother. Ember Spirit eh. Open pa eh. Kaso mahirapan kang mag lane dito kung Ember ka. Saan mo ipipwesto yun si Ember? Pag tinapatan ka ng pack or enchantress, hindi ka na makakaparm. Steady G lang muna tayo dyan. TNC, pinag-iisipan. Final pick ng mga kuya mo. Last pick. Ember nga. Ang problema dito, yung laning yan. Alam na ng Mineski dito na mag-i-Ember to si Kukoy. Kaso ang problema, yung lane niya. Si Jabs ang enchantress dito. So si Ice ang magiging ano dito. Broodmother. Ninja Boogie para sa Nyx Assassin. Tama nga. Benchful Core. Yun na. So, move si Benchful na. Eto na nga, no? Game 2, mga kaibigan. Grabe yung pakpak ng pakyo. Oh. Ganda no? Tingnan. Ganda tingnan. Immortal na immortal. Ambient effects. Yan ba yun na ambient effects? Oh, mga ambient effects. Effects, effects. Ikaw ko, kamukha nung sa ano eh. Sands of Time eh. Naka-hood pa yung Ember. So, papalag ba dito? Depende kung anong mangyayari sa laning phase. Kasi pag nabugbog sila dito ng laning phase, mahirapan na talaga makabawi yung mga hero nila. Lalo yung Lifestealer at Ember Spirit dito. Kailangan maganda-ganda yung first 10 to 15 minutes dito ng TNC para magbunga yung, ano, yung pick nila. Pero ito na mga kaibigan, pakilala natin ang dalawang teams for TNC. 1437 again in his Oracle team, Sereno, Nightstalker, Cuckoo, Ember, Raven Lifestealer, and Sam H. Venomancer. Sa kabila naman, Jabs para sa kanya, Enchantress, Broodmother ni Ice, Benchful Spirit ni Mushi, Nyx Assassin dito ni Ninja Boogie, and Pak ni Nana, aka Moon. So ito na, tuloy-tuloy na to. Kanina, nabigyan agad si 1437 dun sa may rune na. Oo, na first blood. Ngayon, wala nang ganong setup, wala nang araw-araw. Ngayon, tamang ano lang, laning phase lang, classic, ano lang, basic 2 run lang para sa kanya-kanyang core. Pero ito, naispatan ng Mineski yung rotation ng mga heroes ng TNC. Kaya, yung Mineski yung makakapag-react dito sa lanes. Sa lanes. Hindi pa nakakapag-trim yata ng world yung TNC eh. Wala pa. Isa pa lang, ito pa lang, pero binlock nila yung camp nila, pero nakikita na yung rotation nila dito. Pati yung sa top lane, ayan. Alam nila kung saan magli-lane yung mga heroes. Nagtutuntla yung kuya mo. Ayan. Tatanim ng banana eh, no? Tatanim ng banana. Steady G lang muna tayo mga kaibigan. And pabati daw, Ronel Inlayo. Pabati po, General Tunat, Coach PYB. Di pa ako kumakain, panood ko lang kayo. Kakatamad kumain. And pag General ang caster, grabe naman to. Grabe naman. Ito, muntik pang magagawan si Raven na Rune Moon. Naglakad lang, pero tama nga. Steady G na tayo dyan mga kaibigan. Tuloy-tuloy pa rin tayo. Saan nagtanim yun? Ay, wala. Pero ito yung spin mo. Ito yung magiging makulit dito. Yung pagkaka-inbi ni Ice mid. It's new. Something new mga kaibigan. Versus Cuckoo na Ember Spirit. Sino na yung flame guard? Yun lang. So ito na nga, 38 seconds into this game. Top lane tayo, yung situation natin doon, nagkaka-right clickan agad, pinlashlight agad si Sam H. So it's Mushi, Ninja Boogie versus teams Sam H and 1437. Pero ito, scale. Nila si Mushi dito ha. Todo, Fortunes and Impale, tatama pa mga kaibigan. Mushi na nganib yung buhay, isa pa, one more hit dito. And there it is, Team Sereno.
with the first blood, on Mushi on the top lane. Bottom lane 2 versus 1 situation. Raven mag-isa and he's up against Nana and Jabs. Papabayanan nila yata din si Raven or magpapalit sila ng ilan. Pero ang ganda ng first ikot doon ni, ano, ni Oracle. Na-deward din nila yung early ward dito ng Minis. Kaya hindi napansin na nandun yung Oracle sa top lane. Inadugin pa. Grabe din yung harassment sa ito ni Jabs. Yun na yung mga atabs ni Jabs. Oo. Yung magiging factor dito. Kasi may stun yun eh. May stun yun eh. Sobrang dami kasi nagagawa ng enchantress ng early lane eh. Paano mo papatayin kasi yung neutral na level 5? Kung level 1 ka lang, diba? Hindi mo kaya tankahin kaya mas-zone out ka talaga sa lane. Now it's some age na ko. Nasta na flashlight. Impale pa. Binatof. Poison, Venomous Gale, mamamatay si Sam H. Pero ganti ng api mga kaibigan. Mushi na ang anib yung buhay ni right click ni Raven. And 1437, there's the open wounds. And there it is, Mushi will be taken out again on the top lane for the second time around. Walang tipis si Mushi, walk of shame siya dito. 29 seconds pa para makapunta siya sa lane na gusto niyang puntaan. Pero ang ganda ng rotation, hindi na ina-expect na nato na yung lifestealer. Ito yung dapat mag... Oh, yeah. Kasi galing sa bottom lane eh. Hindi niya alam na magpapalit sila ng lane. Ito naman si Kuko, meron na siya dito. Boots yung binili niya. So yung mga atabs dito ni Ice, isang slight of fist lang to. Pera to eh. Diba? Mamaya. Pero ngayon, makunan siya, 450 health siya. Hindi yan basta-basta mapapatay ni Kuko pag hindi niya na-hold. Kasi ang kaunat nga nun eh. Now, on the double center ng hawak dito ni Jabs. Nako, delikado yung kuya mo dito. Magro-rotate na rin si Mushi sa bottom lane. So, iilag na lang siya. Iilag. Kasi dalawang beses na siya nabigyan sa top. Yun na rin siya makakalain dito sa top eh. Parang Benchul, parang magiging support siya dito sa early game. Magro-rotate-rotate lang siya, sa-setup siya ng kill ng stun. So, nagtanim na ng ward yung, nagtanim na ng ward si Kuko dito sa may mid. May center wards na siya sa mid lane. So, pero meron din naman center wards so para mag-reward. Klarong-klaro mga kaibigan. Tuloy-tuloy lang tayo dito sa game na to. Net worth-wise, last hits, nangunguna yung dalawa. It's going to be Pak and Brood Mama. Or yung flame guard dun dapat magidaw dito maging ma- dapat maging maingat si Ice. Pero no, Sam H on the bottom lane, I think na-stun yun ng creeps din eh ng Centaur. Pati ng ano Benchul, magandang setup yun kay Benchul. Nakapulot din siya ng haze sa bottom kaya naka ano siya naka-dive sila sa tower. Early mong early tier 1 tower dito para sa mini SK pero yung level nila medyo nagsasuffer ng level dito si Mushi. Level 2 pa lang siya. Solong-solo yung tower. Ito yung nakakainis yung bird. Yung tornado-tornado ng bird. Meron pang ano, Dark Troll Summoner. Sobrang ano. Oh, 4 minutes tower ata to para sa Mineski. Yun lang. Sobrang bilis. Pero mag 4 minutes, meron na rin maglahasik na rin ng Legim City Teams dito. Oo. Ito magiging problema naman nila. Pag na-push out nila tong bottom lane, wala nang lane dito kasi sobrang lalim na ito na knowing na may Balanar pa ng gabi. Oh. Malayo-layo yung nakatakbuhan mo kung wala, kung hindi ka makakapag-DP out, di ba? Medyo... Some age, makikita nila, makikita doon ni Jabs sa may... Yun na, sa baba. There it is, mga kaibigan. Venomous Gale, nanet pa yung kuya mo, some age. Wala, na Venomous Gale niya yung, ano, yung Enchantress, kaya hindi rin naabot. Kuko level 5, going for Soul Ring, ha? Hindi siya magbobote dito. Gusto niya mag-Soul Ring. Tutong palitan natin, we are 8, I mean 4 minutes into this game. Top lane yung Pak at yung Naix, nagkaka-right clickan yata. 1v1 lang, pero at least napasarap na yung buhay dito ni Raven. Dito ulit kanina na may Enchantress na ano, continuous harassment sa kanya. Then Kuko on the mid lane, naka-flame guard yung kuya mo. Ninja Boogie nandito na and ready para makapag-impale. Level 6 na rin si Kuko dito, kaya kahit pa paano meron na siyang survivability sa lane. Kapag remnant out na, pero naku, eto na naman. Nagahabol. Yun na nga po, na Fortune's End pa. Hadouken, binato. Team Sereno hinahabol si Jabs dito mga kaibigan. The right click damage again will be too much for them to handle. Pero naku, si Jabs ikot lang. Na void, remnant in. Bibigay kay Mushi, pero hindi na. Binigay na lang kay 1437. Sinisave ni Teams muna yung void niya ng early. Kasi pwede mag-TP out yung ano eh. Yung Enchantress kaya good hold din para sa skills niya. Umabot si Kuko pero in the end, nalasit pa rin na 1437. So 3-2 palitan natin. 3-2, 5 minutes in. Triple Remnant committed by Kuko there ah. Medyo wala siyang pantakas ngayon dito sa mid lane. Steady gold to play si Kuko. Net worth tayo, Coach BYB. Check natin. Net worth wise, it's going to be Pak and Brood Mama pa rin nangunguna. Mayaman-yaman din to si Brood Mother kasi ancient yung pina-farm niya ng early eh. Sobrang laking gold na naibibigay nun.
Lalo't pagtuloy-tuloy. Oh, the impale yung Atabs, mga kaibigan. Binaba natin dito si Kuko sa mid lane. Yung kuya mo, walang rem. Ay, may isa. May isa. May remnant. May mango rin siya in case na kailangan niya ng mana. Ayun na. Nakita ngayon yung Broodmama, Fortune's End sa kuya mo dito, mga kaibigan. Kuko naghahabol, pero yung mga Atabs ngayon na mabibigyan. Kakainis yung slow, no? Nung mga, ito. Atabs. Mga Atabs, pero ito. Easy ancient farming lang para kaya isa-isa-is dito. Kaya-kaya talaga mga ancient eh. Dito siya, dito nakakapag-flash farm mo na eh, Broodmother eh. Basta marami-rami ka ng alaga. Ayun na, mga Atabs mo. We are 6 minutes in. Eto na naman, magpo-forma na naman yung Atabs dito, mga kaibigan. Remnant out, Kuko. Main going to Remnant out. Kasi nakita niya isa-isa-is na wala siyang mana eh, kaya tinake advantage niya na. Sinubukan niya na. Para magmanga, di ba? Pero sa the meantime, Sam H, nakakahinga-hinga na sa baba. Level 4 na siya si Mushi, level 5. Silang dalawa yung nahihirapan dito. Silang dalawa ni Mushi, yung lane nila. Raven, parang yung lane na bottom lane, pambawian. Kung gusto mong bumawi ng lane, sa baba ka. Kasi dito ka makakahinga. Oh, steady gold tap jobs. Nagpa-farm lang din. Nag-op na rin sa ni Ancient. Na meron na namang mga Atabs yung kuya mo. Going for the mid lane. Ako, Kuko, mapapagitnaan. Sobrang daming Atabs dito ni Ice, mga kaibigan. Pero wala. Kung wala nga silang na-disable, hindi na labas-labas. Ay, ito, nag-TP out na si Kuko. Out! And there it is. He makes it out. Grabe, muntik na siya doon. Soul Ring, Remnant, balik na yun siya. Buti, unti-unti pa yung doon, Atabs ni Ice. Kung hindi, ang sakit ng dami siya noon. Medal plus Lightstone. Ang dami nang normal sa'yo. Masakit-sakit yun. Kaya okay, pera dito ni Ice, nangunguna pa rin. Smoke top jabs on Sam H. Impale ngayon kay Team Serino, mamamatay Sam H. Makakapag-TP out pa yung kuya mo. Wala siyang mana, kulang. Pero nagtago siya sa looban ng puno. Maganda-gandang ano. Nahanap, pinahanap ni jabs. Wala. TP lang out. Pero nako, Broodmama, mabibigyan pala sa mid lane. It's Kuko, one more hit, the tower. Hindi na siya nasustain dito ni 1437. Nabigyan agad si Kuko. It's pero good yun para sa kanila, sobrang laking XP noon. Level 9 na si Kuko kumpara mo kay Broodmother na level 8 pa lang. Kahit nag-ancient farming ka, diba? Ganda pa rin ang pagkakakill nila. Best of 3 lang, best of 3. Best of 3 lang, 1-0 na para sa TNC natin. So 8 minutes into this game, mga kaibigan. Si Teams na naman ang mapapamak dito, coil committed. The right click damage. Now, the Hadouken, binato pa rin dito, pero to no avail. Oo, mahalo si Tim, siya nakabuhay niya lang, nakasalubong niya pa si Pak na papunta sa top. Raven, nasa top lane din, pero yung dalawa, from Mineski, magpupush na naman sa bottom. Taas ng level sa support ng Mineski dito, ito yung magdadala. Si ISIS pa level 6 na, si Jabs pa level 6 na rin. Kumpara mo kay Teams na level 4 pa lang, pati si Oracle level 4 pa lang. Kasi ikot-ikot din sila eh. Ikot-ikot sila. Si Ninja Boogie kasi napag-lane dito sa mid eh. Sa glit, di ba na nag-jungle si Ice. Tapos si Jabs naman, sa jungle, nagkaka-level. At sa kills. Pero eto na, Kuko. Sobrang daming Atabs na ni Ice dito. Sakit. Sakit ang sakit. Bottom lane. Oh no, Impetus! Sakit! Sinusustain Hadouken, yung Hadouken, hindi aabot. Mabagal yung Pero si Kuko, steady G lang si Kuko dito. Yung ginagawa niya, working on his items, magbuboots of travel na rin. Maganda rin yung ginagawa dito ni Kuko. Hindi nag-push in yung lane sa tower niya, kaya hindi pa napapuwasan ni SSS masyado. Hindi pa napapuwasan yung tower niya. Virgin pa yan. Ayun na nga po. Dust committed para lang din sa mga Spiderlings. Spiderlings, nagkaka-right-clickan sila dito, mga kaibigan. Si Ring Chains at yung Slight of Fist combo na naman. Plus Remnant out, double Remnant, in and out. God. Ayun na nga. So 10 minutes in, 4-5 ang palitan. Lamang na lamang dito ang Mineski with 2k net worth lead. Pero naku, nagkaka-right-clickan, open wounds kay Moon. Orb out. Winning Rift, Raven. Pinwersa niya lang mag-out. Si ICSS going for Desolator, first item siya dito. Pero grabe nung ginagawa, tingnan mo naman. Dito pa sa bahay ng TNC. Double ancient farming, ancient niya, ancient din ang TNC. Kaya efficiency para kay ICSS. Di inabot ng impale doon ni Jabs. Jabs going for Midas. Still TNC trailing.
tulad nung game 1, ganitong oras, ma 10, 11 minutes, di ba? Oo. Tukay, pero hindi naman ganun kalaki yung 2K Golded kahit. Ang gaganda ng rotation ni Enchantress. Uy, bakit yan? Dapat yung kabila. Ayan. Ayan, Papi Junior nandito. Nanunood, nagpapabati. Pero eto na nga mga kaibigan. Ito na naman siya sa ano, tatlong ancient camp na ano, napa-farm niya dito. Sa ano pero may vision sila, ayun na, may vision sila, di ba? May ward yan. Meron silang ward. Naispatan nila, pero ito, infest bomb. Oh no, the infest bomb is there mga kaibigan. Ako na nga, ice, nira right click ngayon ni Raven mga kaibigan, Raven. And there it is, ice will be taken out. Eto pa, susunod pa yung next assassin, Ninja Boogie will fall. And that's two straight kills for TNC. Nice call coming in sa kanila kasi naispatan na nila dito. So, alam na nila, alam na yun. Raven TV kasi mate, patayin natin si Broodmother na medyo maasim yung galaw. Kaya yun, nabigyan si Ice. Sakay, ito, sakay ka, sakay. Kalma lang. Si Joma, pumapalakpak. Si Life Sealer dito, malapit na rin siya magka-Midas. Ito, si Pac, mabibigyan pa. Team Sereno, nice rotation. Yun na nga. Sakto-sakto yung night time. Silence into void plus right click lang ni Raven. There it is mga kaibigan, balik na naman dito yung ating ice on the mid lane. Pero nako, hiwalay muna dito. Team Sereno nag-aabang lang, gabing-gabi. Nag-aasik yung aswang. Steady gold tip tayo dyan. Kung hindi nila ito mag-go kasi mawala na rin yung fire run eh. Wala rin yung flame guard. Flame guard. Bottom lane jobs, farming is Midas lang dito. Raven, solong-solo yung top lane. Wala na, mahirapan na silang lumain dito kasi andito rin si Teams eh. Protectado siya ni Teams. Ayan, going for Desolator na going for Deso, meron na siya armed 12 minutes si Pac. Oh, Pac, deep is in the lapit top na magka-dagger. Silence, ito na naman! Silence again, mabibigyan. Open wounds mga kaibigan, nagkakasapakan. And there it is! Moon will be taken out na naman. Delaying his dagger. Kanina to okay na pero na, wall lane na lang ulit nga. Dalawang sunod na death para kay Pac dito ah. In the free tower, mukhang free tower ito para kay Raven. So 8 to 5 ang palitan natin. Less than 1k net worth lead for Mineski. Ha? Huh? Wala lumaban. Wala. Ako? Tingnan mo. Meron right click lang. The searing chains mga kaibigan. Slow! Ang slow ng slow ni Kuku mga kaibigan. Hindi niya kayang right click. Hindi niya kaya. Remnant out na rin yung Kuya. Ito na rin ang mahirapan yung Mineski. Wala silang enough catch para kay Kuku. Yung setup lang ni Nyx Assassin dito. Kaso level 1 pa lang yung Spike Carapace niya. Plus yung stun. Yung stun ni... Ni Ben. Kaso mahirap din yung kailangan mong maunahan. Kasi hindi mo basta-basta may stun si Kuku. Ito na infest bomb. Infest bomb. Steady gold tap tayo dyan mga kaibigan. Kuku nag-aabang. Looking for a kill dito. Kuku Raven connection to. Si Samage andito lang sa bottom lane. Kanina pa to dito. Wala siyang ginagawa. Nag-form lang siya ng jungle and pushing out the lanes. And now, nanguna na ngayon sa net worth yung ating Nyx Assassin. Ay, di. Na-X. Ay, Na-X. 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 Na-X Assassin. Oh, ito no, na. Napigyan sa Enchantress. Si Jabs ang mapapatay. Easy kill pero 1437, mapipitas si Moon. Sa bottom lane. Easy kill kasi si Enchantress kay Lifesteal kasi hindi tumatalo ba yung touchable pag naka-rage ka. So, rage. Ang sakit pa rin ang ampas dyan. Pero eto na naman tayo. Ice. Sinahanap ni Kuku. Meron na siyang Desolator dito, Broodmother. Ayun lang. Remnant out ulit si Kuku. 16 armor. So, na-play yung Medallion of Courage plus isang hampas ng DSO, minus 16 armor ka. But then TNC, 9-6, one kill. First 10 kills agad yung TNC. One kill na lang. Now Team Sereno and Raven combo dito sa top lane. Magalay, nagpipay off yung combo nila dito sa dual lane. Si Raven magmamuyolnir. Steady gold tip muna tayo. Dito ito pinigilan. Pinakaba lang. Let's Mushi on the bottom lane kasama si Ninja Boogie. Pack with the dagger na rin dito, Mushi. Oh, ayun, naglalag na naman. Naglalag sila. Sila yung naglalag. Lahat tayo kasi nasa lobby tayo eh. Ah, nasa lobby. Packet loss tumaas, nag-60. So, steady ito, ayun na, bumalik na ulit. Sa server to, sa server. Go. GG daw mga kaibigan. And here we go. Kaya natin magiging item. Sam H going for 4 stuff. So, hindi siya magmamidas dito. Or stuff siya para makapagsama-sama sila ng so, early. So, eto na, nagkakasaikuan dito sa may jungle mga kaibigan. Steady gold tip lang tayo dyan. Ako, the impale now on Team Sereno. Venomous Gale, Ninja Boogie, nanganib yung buhay. Masyadong malalim siya dito. Oh no! And there it is! 1 for 37 with a kill! Para sa ano?
TNC. TNC, Remna, inabol si Mushi, mga kaibigan. The stun, pero nako, yung flashlight, inabol pa. Nice dodge ng stun. TP, eto na. Nako, maka-cancel pa yung TP dito, mga kaibigan. And there it is, Kuku kills Mushi on the bottom lane. Two straight deaths for Mineski and Raven. Binabanatan yung atabs dito ni Ice Ice Ice. Yun na nga. Na-deny pa. Nice deny coming from Raven. Na-deny niya yung first tower. Grabe rin si Kuku opting for ano? For Veil. Veil siya dito. Veil of Discord. Si Sam H meron ng 4 staff, 200 gold. 11 to 6 yung palitan natin. TNC has been full control so far. So far. So far, so good. So para, far, so good para sa Filipino squad. Yun na nga. Ang ganda ng performance dito ni Higo. Mag-bail din, mag-bail din si Kuku. Mag-bail na siya si... Sino ba nag-bail sa kabila? Wala, wala pang bail. Wala pa, wala, wala. Siya pa lang, mag-bail sa game natin. Si Ice Ice is going for ano, Mass of Madness. Grabe naman ito si Kuku. Tingnan mo naman. Farming is good. Raven, let's check. Raven, let's go for Raven. Ako, malabo na ba? Malapit na. Ano, Maelstrom siya, nag-Maelstrom. Ah, nag-Maelstrom. Para din pang deal niya dun sa mga Spiderlings. And split push ng kabila. Kesa mag-deso, nag-maelstrom siya. Tutunt pa yung kuya mo dito. Magkakaroon sila dito ng infest bomb, 16 seconds. Tignan natin kung sino yung hahanapin nila. Kasi kanina na-biktima yung Enchantress. Hindi, kahit sino kaya nilang patayin eh. Yung pack lang siguro hindi kasi makakapag-rack ng phase shift. Yun na. Pag hindi siya na-searing chain, kailangan na nandun si Balanar. Nandun yung Balanar para mag-crippling fear. Pero umaga, tamang ano lang si Teams. Chill lang si Teams dito. Kuku with a veil na siya dito. MOM na yung MOM na yung Brood Mama. Pero naka-keep up yung Nike sa farming ni Brood Mother kahit puro ancient farm yung inaano noon. Mhm. Nice, nice, nice. Tuloy-tuloy lang nabuo na yung Veil of Discord ni Kuku. Madness. And it's Sam H nabuo na rin yung four staff niya. So, items coming up for both teams. Nag-o-online na, unti-unti na nag-o-online yan. Pero Mineski nag-Midas pa si Jabs ha. Si Mushi Dragon Lance. Si Ninja Boogie, sa ngayon, wala pang gaano, ano pa lang, pa Arcane Boots pa lang. First 10 kills. First 10 kills napunta sa TNC. Magma-Midas na, yun na, Midas na. Pero Jobs nag-aantay. Nag-aantay siya ng Midas. Wala, pinatay ni ISS yung mga newts eh. Kuku with a double damage, maganda-gandang pick-up to para sa kanya. Yun na, nakita ngayon dito yung salagubang mga kaibigan. Steady gold tip lang tayo, kamunti nice reaction, Biko. Oh, nakaramdam siya, nakaramdam. Naka-team-rehan eh, sabi, baka parang may nandito ah. Nag-scan din ata siya sa ibabaw niya eh. Ayan, nag-cooldown yung scan nila, kaya nakapag-react din siya. Bumili siya ng sarili niya. Das, kasi pwede niyang dive-in si Broodmother mamaya-maya. Pero ito na naman yung atabs na naman ni Ice Ice Ice. Mangungulit at mangungulit na naman. Pa-face boots na siya dito, dire-diretso lang. Ang dami niyang pinofarm na jungle. Ito, dito ano, dito expected na taxi. 147, kala mo lang magro-roam para mag-wards na ano, pero may nags yan sa loob. May gulpi ni gulat mo lang, alam, ito, go natin to. Pero nako, kawawa ka dyan kuya. Ito, vengeful spirit, baka mabiktima nila to. Steady gold tip lang tayo dyan mga kaibigan. Abangan! Wala. Wala, hindi na, debate lang, debate lang. Pero yung atabs ni Ice Ice Ice, tingnan mo naman. Going for the... Nanguna na naman sa network. Nanguna naman siya sa network kasi hindi na naman siya napapansin eh. Dire-diretso lang yung farming niya sa lahat ng jungle. Tapos kumukuha na siya minsan sa lane. So everyone, eto na nga mga kaibigan. Inahabol Remnant. Mushi! Oh no! There it is! Fortunes end sa kuya mo mga kaibigan. Mabibigyan dito. Yan na nga. Sabay TP sa bottom lane. Dinadive! Eto na si Jabs. Patay si Papay! Moon mamamatay. The chase is on. Eto na Enchantress, the Impale, Ninja Boogie, TP out, abot pa, but yes, it is, he survives, pero eto na, open wounds, Jabs, nakakasaykuhan, nagkaka-right-click lang. Ang sakit ng right-click ni Raven doon, hindi mo i-inday nyo ang touchable, 3 hits ka lang, boy. Walang pakialam, talaga si Raven. Now that's 3 down from Mineski, 3-0 exchange. Grabe, ang mga rotations nila ito, nakagaling lang sa top ng life seed, TP sa baba, nakita may deny, Wala na, dire-direcho. Ganda rin ang pick-up ng early force of dito ni Venomancer, survivability item, tsaka siya mag-mimbidas ngayon. Hindi siya nag-greedy na midas muna. Eh, Coach, paano mo malalaman kung kailan sasapit ang gabi? Ilang minutes? 4? 4, every 4 minutes gabi. 4 minutes umaga, 4 minutes gabi. Pero nako, nakita yata, may vision sila kay Kuku dito. Nakita yung atabs ni Ice Ice Ice. Pero nawala yung frame guard niya, kaya hindi niya na pinap yung das para... Pero nawan, anong plano ng TNC? Will they contest this Roshan?
Kita na eh. May ward system eh. Yan. Ngayon pa lang, nice pa tayo na. Nagdaro-ro siya. Tingnan natin kung may face bomb pa si Raven. Meron. Pwede silang mag-react dyan ha. Pero ang tanong, kung magre-react? Ayun na nga. Oo. Na-swap si Teams! G, kuya mo mga kaibigan. Ako nanganganip Team Sereno mamamatay dito. And Raven takes down this first tier bottom tower. Ito na si Raven. Kailangan niya may sumakay. Aabot ba sila? Steady gold tap lang tayo dyan. Ako galit na galit ngayon si Raven mga kaibigan. Face shift. Yung pack. Makukuha pa ni Ice. Age is immortal. Mamamatay pa si Kuku doon. Kuku will be taken down. Right click damage. 147 mamamatay din dito. Nadamay pa. Mukhang masyadong magulo. Hindi nila alam kung papasok ba sila sa Rosh Pit or hindi. Kasi medyo late na sila eh. Nagkamali yata ng timing doon yung TNC sa Roshan. Hindi nila alam na itutuloy-tuloy lang ng Mineske yun. Hello! Rina! Dito si Direk mga kaibigan. Raven. Pero eto na Raven. Ito. Isang mabilis lang. Tingnan mga pre-kill sila dito. Nakuha agad nila yung Aegis. Ito yung maganda. Immortal. Ang tanong, igugoba nila or hindi na. Kailangan, okay na yun eh. Okay na yun, pero naka eto si Sam H. Pwede yata silang umabol dito. Nice patamban nila si Pak. Hindi, naka-orb out na sa malayo. Pero good thing yun para sa ano. Sa TNC. Ilang hits yun? Ilang hits yun? 3 to 4 hits lang ata siya ni Life Sealer kasi nag-void din yung Balanar. Easy lang kasi dumive din yung ano eh. Brutal Mother masyadong malalim. Kala niya tutulungan siya ng mga kasama niya eh. Pero hindi. Meron pa tayong gulpi di gulat na infest bomb ha? Oo, meron na siyang Mjolnir dito si Raven. So easy para makapag-clear ng creep wave to. Then it's Kuku na naman. On the mid lane. Gusto nilang kunin to. Easy tower. Bigay nyo na. Kaya binigay na nga, nagkakasaykuhan mga kaibigan. Ako na nga nandito si Kuku. Lahat squad goals versus squad goals, ladies and gentlemen. Will this be the storm called TNC? Eto na the impale on Kuku na ako. Mabibigyan yung kuya mo! Grabe naman doon. Nakita nila nag-invy, nag-pop ng invy kaya naglapag agad ng center doon si Jab. Maganda na reaction doon. So two times, napatay si Kuku. Dalawang sunod. Pagkapatay niya sa rush pit, napatay na naman siya ngayon. Steady gold tap lang. Medyo na-delay yung farm doon ni Kuko kasi two straight deaths eh. Halos 2 minutes din siya nasa sidelines eh. May maelstrom pa sana yun eh, diba? Pa maelstrom na siya sa kanina, 2k plus na yung gold niya, kaso wala. Nantala ng konti. And then ito na, Mineski. 4-10 yung palitan natin na 22 minutes in, less than 1k net worth for TNC. Pero kahit papano, holding on pa rin yung TNC sa lamang nila na golded. Aha. Si Jabs dito, marapit na rin siya magka-force up. Pantakas niya kay Raven. Kasi pag nalapitan ka ni Raven, 3 to 4 hits ka lang. Enchantress ka. Boots lang yung item niya. Boots with magic stick. Bench pull, makunat-kunat na rin ngayon. Meron ng Dragon Lance. Pa-BKB ata. Size. Malapit na magka-BKB. 400 gold. At ito na si Kuku. Mukhang mag-lilingan sphere mo na si Kuku dito. The bottom lane. Oh no, Kuku, mabibigyan na naman ba yung kuya mo dito? Eto na naman di Impale, Limpetos, mga kaibigan ako. Impale Vendetta, hindi pa nakapag-remnant out si Kuku. Then, na-spike carapace siya. Yun yung magandang carapace setup pag naka-ano ka, flame guard. Kailangan mo mag-ingat ng farming kasi magandang setup yung spike carapace into Impale. Tapos ma-follow up pa ni Pak and Benchful doon ka. Medyo mahirap din mag-ember so, tatlo, pag minutes. So tatlo nang nabigyan, tatlong sunod, beses na. Three straight deaths. Three straight. In the span of 3 to 4 minutes, tatlong deaths yung nakuha doon ni Kuku. Medyo delay na talaga yung item niya. Na-take over na siya dito ni Pak sa network. Pero ito, mahuhuli ngayon yung ating, yun na nga, isa pa. Naku, na-swap by Mushi. Pero mukhang hindi sila abo dito, medyo malayo na si Raven kaya... Nice. Tanong, may ginoo pa sila. The coil, two-man coil dito. Kinumit mga kaibigan. Sa Gold Tap lang. Abot pa sa dulo ng walang hanggan. Poison Nova. Eto na, galit na galit. Lalaban ngayon, TNC. Raven, open wounds. Eto ka, kanina ka pa. Naku, nagkaka-right clickan pa sila dito ni Ice. Pero naku, Raven, out na muna yung kuya mo. Infest. Taxi. Sumakay. Eto pero ito, may BKB si Ice. Infest bomb, no? Hindi na tinuloy. That's 2-for-1. And that's in favor of Mineski. Mineski na naman coming back dito. Masyadong napalalim din si Team sa habulan dito kay Mushi. Hindi pa kaya makipag-right clickan ngayon ni Raven kaya na kay Ice eh. Meron na siyang BKB plus insatiable hunger. Grabe, 140% lifesteal. Ilang hits lang, puno agad buhay. Binubuhat ni Ice ngayon yung Mineski dito ah. Siya yung ano, saving grace nila saving kahit loging-lugi sila sa early game. Nakahabol na sila sa kill. Kanina 15-6 ata ito eh. Ay, 14 ganon. 13-6 ganon. Nakabawi na. Yes. Ano?
Mid brood. Basta pag may brood yata siya, SSS gumagamit sa kanila. Kuku, going for Fury naman siya ngayon. Paiba-iba yung build niya. Sila nga. Kanina, gusto niya mag-Maelstrom, tapos Lincoln ngayon. Ano naman, Battle Fury. Oh, the smoke again. Natimbrihan na. Nakita sila dito mga kaibigan. Oh, Kuku, magbabak na rin yung kuya mo dito. Oh, safety na siya sa top lane. Iwas muna siya dito. Kailangan niya humabol ng item kasi sayang yung farming time niya kasi tatlong sunod na death siya. Searing Chains. Remnant out yung kuya mo. Swerte niya, wala pa sa position doon yung next assassin. Kaya kailangan na talaga mag-ingat dito ni Kuku. Pag napitas na naman siya, sobrang delay na. Kukulakin na talaga ng damage doon yung ano, yung TNC pag namatay na naman si Kuku. So another tower for Mineski. Si tower. Naunahan pa sila kumuha ng tier 2. Kahit sobrang lamang ng TNC ng early game. Kanina ngayon, 4K net worth lead for Mineski. Oo, Mineski holding the lead na ngayon. Ito na, squad goals ng TNC. All smoke top mga kaibigan. Ang tanong, mag-i-infest bang ba yung kuya mo, Raven? May tataguan ba? Wala. Ayun na nga, bilog na ang buwan. Eto, Remnant. Mahuhuli ngayon si Mushi, mga kaibigan. Steady gold tap lang tayo dyan. Nagkaka-right-clickan. Fortune's End. And there it is. Raven takes down Mushi. The chase is on. Nagkakahabulan. Moon all May gem yan. Naka-invisible dito. Pero may gem si Teams. Nagkakahabulan. Eto pa. Kuku na ayun na nga. Nasearing chains ba dito yung ating Enchantress at isang mabilis lang. And Enchantress, makakapatay dito si Kuku ng isa. 2 down from the side of Mineski. Nice one. Nakakabawi-bawi na sila doon. Kahit hindi na nag-infest bomb doon si Raven, patay agad si Mushi. Lumayo rin agad yung Nyx Assassin. Gusto ata mag-swap ni Mushi ng kakampi. Ay, sisave ni Nyx Assassin si Mushi kaso tumakbo na eh. Iniwan na. Pero naglalag tayo ngayon dito. Ano nangyari? Steady gold tap lang. Game is close yun, nagpakit loss lahat. Sila nga sila. Lahat ng nasa lobby, lahat. Lahat. Yun na nga. Same daw, same. Pero ito okay na, mukhang nawala na ulit yung pakit loss. Game na tayo. Tama mo? Oo. Nanonood yun. Kuku, going Fury na nga. I-commit niya na yung Fury. Ay, i-commit niya na. Si... Kung Fury na, sigurado final. Final answer. Final answer. Para kay Kuku. Pero hindi, nag-linkin ulit. Linkin ulit yung kuya pa. Mo. Deal or no deal. No deal daw, no deal. No deal. Para naman yung linkin, para naman sa Vendetta yun. Anti-Vendetta, anti-lahat. Anti-stun dito ni Benchpool. Tsaka mana burn lang siguro, yun lang. Pero masisetupan pa rin siya ng next Assassin Spike Carapace eh. Pero kahit pa paano, hindi na siya may stun ni Benchpool. Yun na yung maganda doon. Uy! Oh, napasama no, dito si Muna. Ayun, nawala na. Oo, nakita pa na yulis pa yung kuya mo dito. Nice! Mga kaibigan, nahuli. Inahabol, Kuku. Kakahabulan lang sandali. Pero naka-blink out, muntik na siya doon. Nakamali na nga siya eh. Kaso, naano ni 147 na page edict niya si Nike. Kaya hindi naka-hit ng ilang beses. Napilitan siya mag-rage, pero nakapatient na ulit si Pak. Sayang yung ano, chance nila doon na patayin si Pak. Nagkamali na siya ng onti eh. Ah, ganim, speak up para kay Pak dito. Ako? Kung mayayari oh, sila dito. Technical pause again. Eh, natumataas na naman yung packet loss. Sa server talaga to. Oo, sa server to. Nasa lobby tayo. Hindi sa atin, hindi sa atin. Sa lahat, sa server. Try daw, try. Oo, mapapasama sila sa Aghanim dito. Lalo si Raven na kahit mag-rage out ka sa Aghanim ni Pak, mapapasama yung ano mo, putol mo dun sa coil. Hindi, mas matagal yung stun nun. Grabe yung stun nito. Break stun duration, 3 seconds. Ghost to spell it nun, di ba? Ghost to spell it. Now, Mineski on the bottom lane. Squad goals yung mga kaibigan natin. Kuku, solong-solo yung top. 1-4-3-7 na ni Kuku yung Sarino. Ano, yung Lincoln Spear Lincoln niya. Spear. Hindi na nagbago ng isip. Pero no, I think ang ating Enchantress parating na rin. Susunduin yung atabs niya. And Roshan. Ilang minutes yung Roshan? Tiyamo. Roshan. Matagal-tagal pa. 2 minutes and 30 seconds. Sulit din sila sa timing. Sobrang tagal. Kaya kahit pa paano. Makakahinga pa rin yung TNC dito. Para makontest sila mamaya. May 2 minutes sila para mag-farm ngayon. Next item sila ba yun nila? Item progression natin. Yan natin yung item muna nila. So it's going to be... Teams going aganim siya dito. Si Kuku, Lincoln, Spear, Raven, Manta or SNY, Sam H. Mukhang heaven sa Albert to eh, no? Albert. Si Broodmother. May defusal na, bagong pick up. Alam niya na yan eh. Para... Tapos si Mushi naman, pa BKB na.
si Moon with the Aghanim Scepter. Yun ha, mga notable item sa atin. Malapalos din na galawan ni Ice with that TV. Grabe na yun. Pa-level 25 na, plus 8 max. Eh. Bali, 16 yung webs niya yan. Palibot na. Palibot na, halos kalahati na ng mapa yung masasama. Pwede na lang lakarin eh. Pwede ka mag-cast kasi ng webs kahit saan sa mapa, basta sa ibabaw ng isang web. Basta kadikit. Ah, magkadikit. Kahit saan mo yung cast sa buong mapa. Pero pag hindi kadikit, sa ano lang, sa range lang. Ayun na nga. But it's Raven farming again. Kasama dito si Team Sereno and 1437 Kuku on the top lane na... Lala niya maging cautious dito. Oh, inaantay lang siya eh. Kanina pa siya inaabangan dito. Oh, no! Game fail again, mga Raven. Mabibigyan na naman si Kuku dito. Wala nang remnant out yung kuya mo. And there it is. Kuku being impatient. Nag-ano siya doon. Nag-greedy siya sa creeps. Kailangan niya nalang mag-ingat. Hindi niya rin na-expect na natin. Ominous key squad goals na ngayon dito sa may top lane ng TNC. Mapapaback dito yung Raven natin. And the gang. Sobrang bilis bumasag dito ni SS. Oh, kinuil pa si Raven. Steady goaltip lang tayo dyan mga kaibigan. Chill lang muna tayo. Tagal ng call eh. Duration 6 seconds yung duration. Oh, okay. Poison Nova. Kinumit na rin dito mga kaibigan. Ice. Tiyan mo naman. Grabe yung life steal. Full lang life. 3 hits. Hindi kaya ni Raven makipagpalakad. Oh, swap 1437. Mamamatay dito ladies and gentlemen. Mineski. Lumalaban. Some age will be taken out. And there bye, it is. Bye-bye. Sobrang sakit ng Broodmother. Sakit sa ulo. Tiyan mo 3 hits. Full life. 140% life steal. Hindi kaya makapagpalaan sa kanya ni Raven. Grabe yun. Pa-level 25 na rin siya. 31 minutes into this game. 17-16. Humabol ang Mineski. 11k net worth lead. Sila na ngayon yung lamang. Meron pang Roshan dito. Tingnan natin kung ikaw contest ba ito ng TNC. Grabe rin. Nag-suffer rin talaga si Kuko dun sa 3 straight deaths niya. Hindi na nagdagan yung item niya. Sobrang late ng Lincoln Spear pickup niya dito. Ngayon mag ngayon pala siya mag Maelstrom. Maelstrom. The teams pa ganyan pa. Parang si Raven hindi na rin nadagdagan yung item niya, medyo na stall na. Mag-basher din kuya mo diyan. Mag-basher na siya. Yung nag-casual yasha lang siya dito. Magmamanta sana siya pero nakita niya na hindi niya na kaya makipag-right clickan kay Brood. Kailangan niya na ng basher. Now Brood Mother. Sosolohin ng Roshan pero nako na nga ni Biata. Ayun, oh, na-coil pa si Raven! The right click damage na swap mga kaibigan, Raven! Now, tumago, the infest bomb pero to no avail. Mamamatay ba siya dito, ladies and gentlemen? Steady gold tip lang tayo dyan. Patay siya dito, sobrang daming damage yung infect. 5 versus 1, mga kaibigan. Napasama din si Raven, napalalim. Wala pa siyang buyback, bumili siyang basher. So, free Roshan para sa Mineski to. Walang infest bomb, wala lahat. Si Kuku tamang tipin na ulit siya sa bottom lane. Wala na rin impact dito si Samage. Wala na siya masyadong ginagawa sa game. Wala na sila halos lahat magawa dahil kay ISS na Broodmother. Pag humarap to, susundan na lang siya ng mga kakampi niya. Sisetapan sila ng coil. Tapos pwede mag-swap dun si Benchpool para ma-break yung coil. Lalasiting ka dun sa tabi ni ano. Mapapalayo ka, oo. Si ISS malapit na rin siya magka-assault kiras dito. Plus level 25 na siya, 16 webs. Grabe. 16 webs na yan. Pwede niyang lakarin yung buong mapa eh. Napasama pa yung TNC. Now, Mineski leading and barging in the front door ng TNC. Mushi with the BKB plus Aegis. Ito mo, isang bilis, sobrang bilis ng tower, men. Now they're taking the middle tower. Wala nang outer towers ngayon yung TNC. Waiting for chance to catch again para makapush na sila ng aggron. Itong Mineski. Nababaon na rin yung TNC. Hindi na sila makalabas sa mapa eh. Nahihirapan na sila. Kahit may gem sila, hindi sila makakuha ng vision. Kasi masyado na silang ilang. Pero to Coach BYB, ano kailangan gawin dito ng TNC? Will this be too late para pumorma yung TNC? Kailangan siguro nila ma-hold ng yung high ground push dito. Kailangan nila man-burstan agad ng hero bago makakayat. Kasi pag hinampas ng Broodmother yung taro nyo, wala na kayong magagawa dyan. Or mag-initiate si Pak. Now Venomancer with the Halberd. Marami na rin, may 4 staff na rin dito si Nyx Assassin, pati dito si Enchantress. Kaya pwede na rin yan pang-break ng coil mamaya. Kung magkamali ka man ng peso, pwede ka ma-4 staff in, tapos mabibreak yung coil, mas stun ka ng 3 seconds, mga ganun. Marami silang Moon on the top lane, mga kaibigan. Potential.
Will this be another kill for TNC? Ito na nga po. Ayan na, gabing-gabi. Venomous Gale, magpapakita ba yung pack? Naghahanap. Nako, masa-silence ba? Na-root pa yung kuya mo. There it is. Di na. Makapag-blink out yan. Masyadong malabo-labo yung skill nila. Parang nagsabay-sabay sila doon. Kasi nabigla rin sila eh. Pagka night time, alam na ni Pak yun, makapag-react na siya agad. Ngayon, Kuku na naman nasa mid lane. Nandito na naman si Nyx Assassin. Pwede siya ma-spy Carapace na naman dyan. Si Ice, Ice, Ice. Assault Kiras na siya dito. Sobrang yaman. Cruise control na yung Mineski. So far, so good. Si Pak, meron ng Boots of Travel dito. Pwede na siyang bumakap. Two lanes pushing in para sa Mineski dito. Kahit na po-push out yung top, dalawa naman yung papasok. Now, eto na. Alam nila, bottom lane sila ngayon. Bottom lane sila ngayon. Mas malawag dito eh. Mas maayos sila makapag-teamfight dito yung Mineski. Meron pang Aegis si Mushi dito. Eto na rin si Pak. Squad goals ngayon, Mineski sa bottom lane, mga kaibigan. Ayan na nga po. Steady goaltab lang tayo. Magde-dep ba dito yung TNC? Eto yung magiging tanong. I can smell a storm brewing from a mile away na. Ladies and gentlemen, will this be TNC's final stand? Yun, medyo masakit na rin yung damage dito ni Kuku. Masakit-sakit na. Kung madedef nila to hanggang mawala yung Aegis, medyo... And then, hindi nila ma-force yung buyback. Hindi sila makakapag-buyback. Kasi wala rin naman silang buyback. Walang buyback si Kuku dito eh. Buyback status. Ayun. Wala. Pero ito na, pinasok na yung pack, mga kaibigan. Ako na-root pa yung kuya mo, the Yules. And there it is, the right click damage and the impale. Mag-hit pa dito, mga kaibigan. Wala pa nagkakamatayan. TNC holding on. Ice, ice, ice. Yung kuya mo, naka-envy pa. Kuku, galit na galit. Lumalaban pa ba dito? Nag-commit siya ng BKB para tapos mo ah. BKB. Ang laki nung ano mo. Yung life seal, 140%. Pero ito, wala ng BKB si Ice, Ice, Ice. Tingnan natin kung ahabol. Tuloy-tuloy ba yung TNC? Ito na nga po. Naku, Searing Chains combo. They infest bomb and Poison Nova. Kuku mamamatay. Stand in. Ice, Ice, Ice. Mamamatay din dito mga kaibigan. Steady Gold. Galit na galit dito yung Raven natin. Pero naku, yung pakinahabol. Marurot pa. Magamit yung Aegis of Immortal. Ito pa ngayon. Mamamatay yung pack. Mushi hinahabol. Na open wounds, flashlight yung kuya mo. Galit na galit, 3 down from the side of Mineski. The chase is on Team Sereno. Galit na galit yung aswang, TP out. Mabubuhit pa ba yung kuya mo? Uy, nabas! Na-cancel! Na-cancel yung TP! Now TNC! Grabe yung turnaround defense by TNC! Yun na nga yung pinangangamba natin na hold para sa TNC. Buyback, ay ano, Aegis yun, nagamit para kay Benful, tapos namatay din agad si Broodmother. Ang dami nilang na-inflict na damage kay Broodmother dito, hindi siya makalapit. Napwera siya mag-BKB para tumakbo. Nawala na, nag-expire na yung ulti. Nawala na yung ulti niya, tapos nawala na rin yung BKB. So pwede na siyang habulin, pwede lang pumalag yung ano ngayon. Ngayon, TNC. Oh, namamicro na siya, nahalber siya, tapos meron pa na ano siya, na Fates Edict din siya. Oo, na Fates Edict din siya, pero ito na, sila na magpupush ngayon sa mid lane, mga kaibigan. One more second, 35 seconds, walang ice, ice, ice. And TNC, gusto nilang bumawi, mga kaibigan. Pwede ba nilang pwersahin dito yung buyback dito ng isang core? Pwede sila, or hindi. Kahit isa lang, no? Kahit isa lang, pero hindi, masyadong ano na. Masyadong na rin malayo. Masyadong risky din yung gagawin nila kung pwersahin nila. Kaya ito, si Raven, malapit na siya magkamanta style dito. Kuku, kahit pa paano, ang sakit na rin ang damage nyo ni Kuku. Nakita mo, state of peace na kanina. Medyo ramdam na rin. Ramdam na. Makati na rin. Kailangan lang dito ni Kuku mag-survive sa clash. Pag nag-survive siya na isang clash dito, yun na. Doon ko na nakikita ang comeback dito ng, ano, ng TNC. Pero nice death pa rin. Walang, di sila nakapag-force ng buyback. Nice death pa rin. Si Kuku lang namatay ka nga. 1-4-5 yun. Kung bibilangin mo kasi dalawang beses na matay doon si Mushi. Si Mushi. Ang swerte rin ni Raven, yung first hit bash niya. Nandito, na first hit bash niya kahit nag-BKB si Mushi. Wala na silang pang-cancel ng TP, yung bash lang talaga inaasahan. Walang mana doon si Night Store. Pero para pag-void, walang mana. Walang mana, no? Pero yun na nga. Tuloy-tuloy lang tayo dito, mga kaibigan. Nag-BKB TP rin na bash. TNC. TNC, mukhang ano. Pumapalag. Holding in this game. Para ayaw na nila mag-game 3 to. Gusto nilang tapusin. Diba? Direct? Ayun. Antok pa sila, yun na nga. Antok na, direct? Di pa. Hindi pa. Pero eto na. Squad goals na naman ng Mineski dito, mga kaibigan. Nagdagdagan na si Raven. Nagkamanta na siya dito. Manta Mjolnir na yung kuya mo. Samantalang si Samish going for mukhang Shiva's guard siya dito. Makunat-kunat na. Marami na silang control para kay Ice Ice Ice. Hindi na ito basta-basta makaka-right click lang ng right click. Steady goaltab lang tayo dyan, ladies and gentlemen. Parang si Ice Ice Ice, Ice 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 lang yung ano main damage dealer dito ng Mineski. Si Mushi naman parang di ganun kasakit eh. Parang taga-provide lang siya ng aura. Si Jabs naman, di siya maka-right click ng maayos.
Ayun, maganda. So ito, go sila second time around. Itong ating Mineski. Free tower dito kay Kuko sa top lane. So nakuha ng lahat. Pero nako, ito yung bottom lane na naman mga kaibigan. Ego go na naman, full squad, lahat may ulti. Yung Atabs pinapapush dito ni Ice. Nakuha yung tower. Tingnan natin kung sinasabi mo now Raven, the sustain being provided by 1437. Raven, buhay na buhay. Pero ito na, pinatulang nga yan mga kaibigan. Ito na yung Poison Nova dito. Nagkaka-right clickan lang sandali. Kuko. Naku. Namatay si Raven. Paglabas niya. Patay talaga siya. Pero ito si Kuko. Ako si Ring Chains. Nira right click siya. Ngayon nakanganib si Kuko. Kuko will be taken out. Pero si Ice. Pulahan yung buhay. Ang damang. Ang gagamba mga kaibigan. And Ice will be taken out. Pero no avail. TNC. Losing this one. Buyback Nightstalker. Buyback Venomancer. The question is, can they defend their base? Walang buyback yung 2 cores ng TNC dito. Walang buyback si Kuko and ano? Brute Battle buyback. Oh, nag-buyback na rin si Brute dito. Mukhang pre-orsign na nila to. Gusto nila mag-game 3, oh. Gusto nila game 3. Ito, nag-buyback na rin si Team dito. Tignan natin kung mag-go ba siya. Oracle ngayon. Buhay na ulit mga kaibigan. TNC holding on. Pero dito na si Ice. Barging in the front door sa mid lane. 3 versus 5 defense to para sa TNC. Walang buyback yung dalawang core nila. I think pag napatay sa ayun, 3-man foil. Naku, nabato na dito mga kaibigan. Mamamatay si 1437. Tuloy-tuloy lang dito ang Mineski. And there it is. The right click damage by that Enchantress. Mamamatay dito. Wala na. Push na lang yung Mineski. And we're waiting for the GG call ng TNC. Yama. Arin ako. Hindi ko umabot. Venomancer na lang yung natitira. Nag-blade mail na rin siya dito. Walang buyback yung core. Mega creeps na sila. Mahirapan sila mag-defend dito kung hindi pa nila tayo susuko. Yun na nga. Pero meron pa rin chance kung magkamali man. Kasi walang buyback dito si Ice. Ang tanong, if they can stop them again. Yun nga, may sinasabi natin na coil into swap na sure death. Kaya right-clicking ka dito sa gilid ni Broodmother. Ilang hits lang siya ni Broodmother. Nakapag-react siya kasi na-fortunes end siya. Pero nakapag-infect siya. Pero paglabas, pumutok yung fortunes end. Patay pa rin siya. Ang dami masyadong damage na inflict doon. So yun nga mga kaibigan. Ay sa false promise pala, fortune sense ako ng fortune sense. First kill pala yun. False promise, sorry. Buhay na buhay na naman ang whole squad. ENC, Kuko trying to push the top lane. Pero ang hirap push niya ito, mega creeps na, wala na siya masyadong damage. Hindi naramdam. Size, defue too. Binenta niya na yung base boost niya dito. Sabi di, nakakailangan, bilis na ng takbo ko eh. 16 webs ba naman eh. No, si Pac may buyback. Plus Refresher Orb, level 25 na rin siya. Ano kukunin niya dito sa talent? Doon, gold per minute, 1437, mabibigyan agad. Mabigyan na naman. Bad news for TNC. Free kill. Patay, ito na. Mukhang ito na nga. Si Jobs meron na rin Aghanim Scepter of his own. Si Ninja Boogie meron ng Yule Scepter. I think this is it. Dying seconds na lang to ng TNC. Or pwedeng chumil lang dito yung Mineski, hintayin na ni Roshan. 19 seconds, magre-respawn na si Roshan. Kung ano pa, kung gusto talaga nilang sobrang safe. Yung wala na talagang risk talaga. Pero ito, nag-smoke na sila. Ayaw na nilang antayin. Lahat may ulti mga kaibigan. Coil swap, ito na naman yung coil swap. Ito na nga, the coil, ang swap yun na nga si... Si Raven ulit, si Raven. Ang mabibigyan, nanganganib ngayon ng TNC, there's another coil, nag-refresh yung kuya mo, eto na yung orb, na ako nagkaka-right-clickan, Kuko fighting his way out, pero na sa mage will be taken out dito, TNC losing 3, and good game, well played, TNC, we're going for a game 3 mga kaibigan, GG is called, full distance ng series ato, so game 3 tayo. So, Coach BYB, what just happened? I think, for me,